you for calling customer service. Isa ka rin ba sa mga aspiring applicants na gustong makapasok sa isang non-voice account or isa kang voice agent na sawa ng mag-calls araw-araw dahil kurap lang ang pahinga? Sa video nito, magpapakita ako ng tatlong epektibong tips kung paano makakapasa sa non-voice account kapag nag-apply kayo sa call center na may hiring na ganito. Welcome sa channel ng mga swabe. Ako nga pala si Kuya Rene Boy at gumagawa ako ng mga call center sure hire tips na nakakatulong sa mga aspiring applicants, and nagkakandak din kami ng call center interview practice via Zoom every Friday yan mga kaswabe. Baka gusto nyong sumali, libre po yan. Marami nang nakapasa sa channel ni Kuya Rene Boy, baka ikaw na ang susunod. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, make sure na naklik mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating ko pa mga videos. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ilalatag ko na ang tatlong epektibong tips kung paano makapasa dyan sa non-voice account na yan. Let's go! Tip number 1, practice your typing skills. You know guys, isa sa main requirements kapag nag-a-apply sa isang non-voice account, kailangan maipapasa nyo yung typing test nila. Meron silang nire-require na words per minute, kailangan ma-reach mo yun or at least above the expectation para talaga ma-hire ka sa isang non-voice account. Kaya advantage talaga ito ng mga online gamer or ng mga Dota player kasi hindi naman natin may pagkakaila na mabibilis talaga sila mag-type kasi nga lagi silang babad sa mga computer shop or talagang exposed sila when it comes to computer tsaka typing. E paano naman Kuya Rene Boy, kaming mga hindi laging nagko-computer or talagang hindi kami mabilis mag-type, makakapasa po ba kami dyan sa non-voice account? Ang sagot ko dyan ay pwedeng-pwede. Wala namang mga bagay na hindi nadadaan sa practice. Kaya pag sumigapan lang natin, mga kaswabe ko, huwag kayong mag-alala, maglalagay ako dyan sa description sa baba ng mga link kung saan pwede kayong mag-practice ng typing test. And yun, dun yung makikita kung kaya nyo nang ma-reach yung word per minute na nire-require ng isang non-voice account or ng isang call center company na merong hiring na non-voice. Sinama ko na tong typing test para hindi kayo mabigla mga kaswabe ko kasi halos lahat ng BPO company kahit non-voice or voice yung apply nyo may typing test talaga yan. Dito rin kasi nila sinusukat kung computer savvy or at least kahit papano marunong kang gumamit ng computer bago ka mag-apply sa isang call center company. Ang nire-require nila kadalasan is 35 words per minute or pataas. So ibig sabihin kung nakakaabot ka ng 45 words per minute or hanggang 60, ibig sabihin above the average ka and talagang qualified ka for the non-voice position. And para naman sa mga hindi pa ganun kabilis mag-type, huwag kayong mag-alala. Kagaya na sinabi ko kanina, wala namang hindi nakukuha sa pagpa-practice. So ayun, check nyo lang yung link dyan na nilagay ko sa description sa baba. Pwede nyong pag-practice nyan. Hindi ko na isasuggest yung Aesop Fables. Actually, yung kasi yung typing test na traditional noon, nung nag-a-apply ako, kaya ako nakapasa, napag-practice ko yun. So this time, try natin mag-practice ng mga random kasi baka mamaya pag nag-typing test kayo, random yung ibigay sa inyo. So kung kahit anong story na lang yan, kahit anong mga sentence or paragraph na lang yan. I-try nyo lang yung mga link dyan sa baba guys. Kapag na-master nyo na yan, magugulat na lang kayo kayang-kaya nyo na maka 30 words per minute, 35 words per minute. Pero suggest ni Kuya Rene Boy, huwag kayong makontento sa 35 words per minute hanggat kaya nyong pataasin yan. Mga 40, 45 hanggang 50, mas maganda kasi magiging qualified na qualified kayo for the non-voice position. Tip number 2, input accuracy. Alam niyo ba guys, naalala ko nung nag-apply ako as non-voice agent dyan sa Concentrix, kinailangan ko mag-retake kasi meron daw akong dalawang mistake dun sa chat assessment. Meron kasi silang binibigay na limang scenario or limang question and then i-check nila yung grammar mo, i-check nila yung mga punctuation marks tsaka yung capitalization. So kailangan talaga maayos kapag nag sentence build tayo, lahat maayos siya guys. Kapag mga proper noun, improper noun, kung kailan tayo magka-capitalize ng pangalan, and then kapag nag gumagawa tayo ng mga numbers, ng mga dates, kailangan tama guys yung mga punctuation mark na ilalagay natin, kung saan nakalagay yung comma, kung saan nakalagay yung period. Kasi isa talaga 'to sa tinitignan kung nais mo talagang mag-apply sa isang non-voice na account.
Naalala ko yun eh, kasi bumagsak talaga si Kuya Rene Boy nun. Pero nagbigay silang consideration, ganun daw yun eh. Kapag konti lang yung mga mistakes mo, konti lang yung error mo, nagbibigay sila ng consideration. So, pwede kang mag-retake hanggang sa ma-perfect mo yan. So, sinabi naman nila sa akin kung ano yung naging mali ko dun sa chat assessment ko. So, para ang nangyayari kasi, ang nire-require kasi ng client is at least 99 or 100% accuracy para sa chat assessment. So, ganun lang naman guys. Huwag kayong kabahan pag nag-chat assessment. Sundin nyo lang yung mga payo ni Kuya Rene Boy. And maglalagay ako ng link dyan sa baba kung paano nyo mapapractice yung sentence construction, yung sentence build na yan, kung paano nyo madodouble check. So, parang mag-aala human grammarly kayo. Kung alam nyo yung Grammarly guys, familiar na sa inyo yan, madali nyo nang machi-check yung mga misspelled words, tapos yung mga wrong grammar ninyo sa isang sentence or paragraph. Ang kailangan lang talaga guys, i-double check natin lahat ng mga punctuation marks, tapos yung when to capitalize, tapos yung mga spelling. Kasi bawat maling spelling mo, minus yan sa magiging chat assessment mo. Halos lahat kasi ng mga BPO na nag-hiring ng non-voice account, laging merong chat assessment yan or email assessment, depende sa LOB. So, payo ni Kuya Rene Boy, practice nyo kung paano mag-proofread, kung paano i-double check yung mga spelling, yung mga punctuation marks, tsaka yung kung kailan tayo magka-capitalize ng isang word. Huwag kayong mag-alala guys, naglagay na rin ako dyan sa description sa baba ng 5 example, question or scenario, and then nilagay ko na rin dyan kung paano ko sinagot at kung paano ko napasa yung chat assessment na yan. Last but not the least, number 3, acquire the skill by your own. You know guys, wala nang imposible sa technology natin ngayon. Halos lahat nasa Google na, nasa YouTube, nasa Play Store. So, ang gagawin nyo na lang, hanapin nyo na lang yung mga website, yung mga apps na kung saan pwede kayong mag-practice. Kung paano mag-compose ng magandang email, kung paano makipag-conversate sa chat interface, sobrang dali na lang yan mga kaswabe ko. Ang kagandahan yan, kapag na-practice mo na, at least marunong ka na mag-compose ng ganitong klaseng email, kung paano makipag-usap sa chat interface, pwede nyo na siyang ilagay sa resume ninyo bilang skills ninyo. So, kapag nakita yan ng nag-interview or ng assessor, mapapansin niya, oh, ito, meron na tong knowledge when it comes to email, when it comes to chat, at least, pwede na siya for the non-voice account. So, I highly suggest, guys, aralin nyo parehas kung paan makipag-chat sa isang customer as a customer representative, and then aralin nyo rin kung paano mag-compose ng iba't ibang klase ng email. Sobrang makakatulong sa inyo yan para makapasa sa isang non-voice account. Don't worry, naglagay na rin ako dyan sa description sa baba ng mga pwede nyong pag-practice ng mga apps. Naglagay ako ng mga pangalan ng application dyan na pwede nyong i-download, and then magsisilbing tulong yan sa inyo para maging ma-master nyo ang ganyang klaseng skill na pwede nyo rin may apply kapag nag-a-apply na kayo sa isang non-voice account. Bonus tip ni Kuya Rene Boy. Since meron na kayong knowledge or meron na kayong kaalaman kung paano mag-compose ng email at saka kung paano makipag-usap sa chat interface, ang gagawin nyo ngayon, i-a-apply nyo siya or i-re-relate nyo siya sa mga magiging sagot ninyo kapag ini-interview na kayo. Sureball yan kasi ganyan din yung ginawa ko nung nag-apply ako dyan sa Concentrix na non-voice yung in-applyan ko. Actually, wala kasi talaga ang experience sa non-voice. Nung nagtatrabaho ako dati sa local account, voice lang talaga si Kuya Rene Boy. Pero dahil nga naging branch coordinator ako doon, kahit pa paano nakaranas ako ng email, chat, kung paano makipagkausap kay customer via email. So nakaranas ako kahit pa paano kung paano mag-compose ng email. So kahit hindi ko LOB yon, sinabi ko siya sa interview nung nag-a-apply ako, lalong-lalo na sa final interview. Talagang in-specify ko na I'm looking for non-voice account dahil meron akong experience sa non-voice account kahit pa paano. We're handling at least 30 emails a day and we were able to finish that. We're doing multitasking and I'm very comfortable working with that. So, ayun, nakalusot si Kuya Rene Boy kahit hindi ko siya LOB. So, ngayon, so ayun kasi yung katotohanan mga kaswabe ko. Kapag nag-apply ka sa non-voice account, kadalasan, hinahanapan nila ng meron ng experience sa pagiging non-voice agent. So, nakakainis lang, no? Kasi, paano ka nga naman magkaka-experience kung hindi ka nila i-hire dyan. So, ganyan, gawin na lang natin guys. Didiscarte lang talaga natin. Discarding Kuya Rene Boy, swabing-swabe lang. Ang gagawin nyo na lang is
acquire this skill on your own para meron kayo mailagay sa resume nyo na kayang-kaya nyo na rin makapasok sa isang non-voice account. Diskarte lang talaga, mga kaswabe. So since wala tayong experience at all, pero gusto nating diskartehan itong non-voice account, lubos-lubosin na natin. So sa interview, pwede mong sabihin na dati kang online seller and you were chatting to many people simultaneously. You're comfortable doing multitasking and you're chatting with them without compromising your service. So sa ganung paraan guys, mapapakita mo na yung pagiging multitasking and at the same time, yung pagiging customer service via chat. Pwede mong i-apply yan sa interview. No worries. Sa next video natin, mag-upload si Kuya Rene Boy ng 10 interview questions with answers para sa non-voice. So, tune in lang. Abangan nyo yan, mga kaswabe ko. So, dito na nagtatapos ang video ni Kuya Rene Boy. Sana nakatulong sa inyo yung tatlong epektibong tips na yan para sa pag-apply nyo sa non-voice account. At kapag na-hire na kayo, huwag mo kaming kakalimutang balitaan sa channel natin. Shout out sa lahat na nagpapa-shout out. And syempre, God bless us all.